Ayan po guys, tapos na po natin gawin itong ating DIY pan skimmer. Pwede nyo pong i-adjust yung height ng skimmer natin guys. Pwede po natin itaas yan. Ayan. Depende na po yan sa height din ng... What's up guys, it's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo, welcome to my channel, welcome to NTV. For today's video guys, gagawa po tayo ng DIY pan skimmer. Tatlong design po yung gagawin ko para may pagpilian po kayo. Mahalaga po na maglagay po tayo ng skimmer sa ating pan para po masala yung mga dumi at ammonia na nasa ibabaw ng tubig. Kahit malinis po tignan yung tubig sa ating pan, hindi po kasi natin nakikita yung ammonia na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Kaya kailangan po natin maglagay ng skimmer. At syempre po, gamit po tayo ng mga recycled materials para sa project na to. Kahit pa unti-unti lang po, pag marami po tayong gumawa, malaking bagay na din po yun. Isulong po natin yung pag-recycle guys kahit pa unti-unti lang. Aside sa nakaka-save na po tayo ng pera, nakatulong pa po tayo sa kalikasan. At ito po yung part 3 ng filtration system na ginawa natin. Lalagay ko lang po yung link niya ng part 1 at part 2 sa description below. Tignan nyo na lang po. Kaya yun, without any further ado, simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's go! Ngayon po guys, pasok po muna tayo dito sa aming relaxing area. Kakahinto lang po ng ulan kaya nakapag-video na po ako. Naglagay po ako ng ilaw dyan kasi hindi po maganda yung lighting natin dito ngayon. Hi mga isda! Hello! Itong isang fan natin guys, kailangan tula din po itong i-maintenance. Ito po yung ginawa natin 3 chambers filtration system. Sa mga hindi po nakakapanood, baka makatulong po, ilalagay ko po yung link sa description box. Malapit na pa itong mag 1 month kaya i-maintenance na po natin ito. Abangan nyo lang po yung video natin about dyan. Ngayon, nagagawin po natin yung pan skimmer. Dito ko po ilalagay sa dulo para yung bagsak ng tubig doon papunta po dito sa skimmer natin. Masala po yung mga dumi pampunta pabalik doon sa pan naman natin. Ito po yung mga gagamitin ko sa skimmer natin guys. Una-una itong pump na gagamitin natin is itong Sequis 2224 watts. Yan po yung gagamitin ko guys. Ang gagamitin kong pipe is itong 32mm na pipe. Kasyang-kasya lang po siya dito sa inang tubig. Meron po ako dito mga ganito. May dalawang 32mm na elbow at saka dalawang 32mm na T. Itong pipe na gamitin natin is 3 inches na pipe. Meron din akong 4 inches na pipe pero pwede naman ding 3 inches yung gamitin nyo dito. Ito po yung unahin ko guys. Meron po ako ditong 4 inches na pipe. Ito po yung sukat niya. Para mas madali po guys, kung meron po kayong budget, pwede po kayong bumili ng mga PVC cup. Mahal po kasi kaya gumawa na lang ako. Meron po ako ditong plastic, tapos ikakat ko po ito. Tatakip ko po dito, tapos lalagay po natin ito sa itaas. Ayan po guys, tapos ko na pong ikat ito. Lalagay po natin ito dito para maging parang cup siya. Tapos lagyan po natin tong butas dito. Lalagay ko po ito dyan. Ayan po guys, tapos ko na pong lagyan ito ng butas. Sunod naman ilalagay po natin itong elbow dito. Tsaka ito, ikakat po natin ito dito. Pagkatapos ganito po yung magiging itsura niya.
Ayan po guys, tapos ko na pong gawin to. Next naman po is ididikit po natin ito dito. Gamit po itong epoxy. Kung meron po kayo ibang pandikit dyan, pwede nyo din po yung gamitin. Mix lang po tayo ng equal amount nito, tapos patuyuin po natin. Ngayon po guys, punta naman po tayo dito sa mismo skimmer natin. Meron po ako dito ang dalawang design na ginawa. Ang sukat po nitong 3 inches na pipe na kinat natin, yan po. Tapos nag-cut po ako dito. Ginawa ko po dito is dalawang design. Itong isa pa ganito. Tapos itong isa ganito. Nilagari ko lang po siya katulad nung ginawa natin dun sa isa. Pili lang po kayo kung ano yung gagawin nyo na design. Sunod naman po guys, meron po ako ditong nalagyan ng lotion. Hinati ko lang po siya, ganito. Tapos ilalagay ko po ito dito sa loob. Ganyan. So ito yung magiging itsura niya. Pero kung may budget naman po kayo guys, pwede naman po kayong bumili ng reducer. Pero tayo, vegetarian po kasi tayo, kaya ito po yung ginawa natin. At dito sa isa, meron akong nag-cut po ako nito. Tapos ilagay din po natin dito. Same process lang din po. Tapos ito, nalagay po natin dito. Nalagay ko po ng butas ito dito. Tapos lagyan ko po ng pipe. Nalagay po natin dito sa loob. Ganyan. Tapos meron po ako dito 3 inches na pipe din. Ginawa ko, nag-cut lang po ako dito para po medyo lumiit siya. Niyan. Para pasok po natin dito. Niyan. Kaya kung naka-bottom drain system po kayo, pwede po ganito yung gawin nyo. Paglagay po natin diyan, iikot po ito sa tubig. At pag malakas po din yung pump nyo, pwede din po itong umikot. Pero tignan po natin sa atin kasi 24 watts lang po yun. Okay, pero may purpose pa din po. Pag nagpapakain po kasi tayo, ang gagawin ko lang po dito is babaligtilan ko lang po para hindi po mahigop yung mga pagkain ng isda. Pero mas maganda po kung bottom drain system po kayo, iikot-ikot po ito. What's up guys? Good day po ulit sa inyo lahat. Hindi ko po natapos yung video kahapon kasi sobrang lakas po ng ulan. Ngayon maganda na po yung panahon dito kaya i-continue na po natin yung paggawa sa ating skimmer. Natuyo na naman po yung mga nilagay nating epoxy kaya ngayon i-assemble na lang po natin yon. At yon, samahan nyo po ako. Let's go! Ayan po guys, natuyo na po itong mga nilagyan natin ng epoxy. Ngayon, i-assemble po natin to para makita po natin kung ano yung kalabasan. Ayan po guys, tapos na po ating gawin ito ating DIY pond skimmer. Mag-cut lang po kayo ng pipe na sukat po dun sa pond nyo. Dalawang design po yung ginawa ko nito. Ito po yung isa. Ayan. Additional tips lang po pala guys, nag-cut po ako nitong
maliit na screen, plastic na screen. Lagyan po natin itong butas dito, guys, para hindi po pumasok yung mga medyo malalaking dumi or yung medyo malitigas na dumi. Dahil nakakonect po kasi ito sa pump natin, baka bumara yung pump natin. Pero kung naka-bottom drain naman po kayo, yung skimmer nyo papunta directly sa chamber ninyo, okay lang naman na hindi kayo maglagay nito. Pero sa atin po kasi, dumadaan po kasi ito sa pump, kaya kailangan po natin maglagay ng ganito para hindi po bumara yung pump natin. Tapos ilagay po natin to, tsaka ito, ganun lang po. Ayan po guys, tapos na po natin gawin itong ating DIY pan skimmer. Ngayon may explain po ko sa inyo guys, lapit po tayo dito sa skimmer. Pwede nyo pong i-adjust yung height ng skimmer natin guys. Dito lang, itataas lang po natin ito. So ito po yung level ngayon, pwede po natin itaas yan. Ayan. Depende na po yan sa height din ng inyong pan. Baba ko po. Ayan. Ngayon, itatay po natin yung isa pang design nitong skimmer na ginawa ko. Tatagalin lang po natin ito. Ganun lang kadali. Kapalit ko po ito. Try po natin. Kung medyo malakas po yung pump nyo guys, may posibilidad po na mag-spin po itong ginawa natin na skimmer. Ganun lang po siya kasimple guys. Pero sinabi ko po sa inyo na tatlong design po yung gagawin natin, kaya ito po yung dalawa. Pero syempre pag meron talagang pagkataon na hindi po natin kaya or di po natin kayang gumawa ng mga ganito, may alternative po na, mayroon po tayong alternative guys. So napaka-simple lang po nito. Same purpose lang naman po siya, para masala yung mga dumi na nasa ibabaw ng ating pan. Kaya ito po yung ginawa ko. Plastic bottle lang po ito guys, tapos i-cut lang po natin at lagyan po natin ng connector. Itong ginawa ko is itong dulo lang po ito ng pump na nabili ko, yung 32 mm. Dito lang po siya kasimple guys, tapos ilalagay po natin doon. Try po natin. At yun na nga po guys, tapos na po natin gawin itong ating DIY pan skimmer. Sana nag-enjoy at may natutunan po kayo sa video na to. Kung nagustuhan niyo po itong ginawa natin today, pakishare naman po sa iba nating kahabi, lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lang sa fish keeping. Baka makatulong po ito sa kanila. Ito po yung part 3 ng ating filtration system na ginawa. At before po tayo matapos guys, ito na po yung inaintayin nyo. Ito na po yung mga shoutout. Ngayon po guys, mag-shoutout po kami habang kumakain ng samyang. So ito na nga po guys, Giancarlo Dancel from Santa Ignacia Tarlac, shoutout po sa'yo. Isla Biliran, Herbert Baggio from Carmen Davao del Norte, shoutout po sa inyo dyan. Fish Friends, RC Jade Diel from General Santos City, shoutout po sa inyo. Inyo Sorinho, Rian Digino, Christopher Sulat, Reggie Fish and Fun from Panabo City, Davao del Norte. Andre Jose Yucada, El Nido, Salvador City. Shoutout po sa inyo dyan. Ski D. Wolf, Kit Joseph Solante, Dominic Mutia, Dan Marie Abre. Shoutout po sa inyo. Buhay Tambay. Shoutout po sa inyo dyan guys. Felipe Sumapat Jr.
JM Dura, Ponychan Clark, shout out po sa iyo. Sky De La Rosa from Davao del Sur, shout out po sa iyo. OG Mick, Noli Pimentel, Happy Halloween, shout out po sa chat, shout out po sa iyo. Ralph Dumagat from Montreal, Canada. Fish Coys, shout out next vlog idol Junji Patatag from Tabugon City, Cebu. Pigeon TV, shout out Richard Obial from Tukuran. Edgar Lagahit from Jensan. Grillon Mark Lasala from Birama, Calambas, San Valley, shout out po sa iyo. Alter Sevilla 23, Alter Sevilla from Alabel, Sarangani Province. Shout out po sa inyo dyan. Mr. Penjo, Emerson Dalisay po first. Shout out po sa iyo. Ay! Akong gatas, ginom sa iring. Inom sa iring, akong gatas. Inom sa iring? Inom sa iring. Mata. Mata, 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 trigo. Mata, trigo. Sino kumusa ba? Before po tayo matapos, may gusto lang po akong sabihin sa inyo. Thank you so much po sa inyong lahat. Salamat po sa support ang binibigay nyo. Ramdam na ramdam po po yun. Di ko po akalain guys na dami po tayo ng ganito. Akalain nyo po, 14,000 na po pala tayo dito sa community natin. Salamat po sa inyong lahat guys. Asahan nyo po na mas pagbubutihin ko pa po yung mga videos na ina-upload ko. Sa mga pet lovers, sa mga fish keeper, o sa mga may balak pala na pasukin tong hobby na to, kung may mga ideas po kayo na gustong i-share or may mga questions po kayo, mag-comment lang po kayo dyan. Nagbabasa po talaga ako ng mga comment guys. Para po sa inyo tong channel na to, sabay-sabay po tayo matuto. So that's it that we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you did, please like, share, subscribe, and hit that notification bell down below so that you are gonna be notified for my upcoming videos. So that's it. Thank you and see you on my next video. Thank you.